Welcome back to my channel, guys. Andito na naman si Kuya JC upang bigyan kayo ng isa pang kaalaman. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng isang PTZ CCTV camera. Nakabili ako ng murang CCTV lang sa Lazada. I-unbox natin at tuturuan ko kayo kung paano mag-install. So before tayo mag-start, shoutout muna kay Jeric J. Domingo. Maraming salamat sa iyo, Jeric, sa pagsuporta sa aking channel. And also kay Kenneth Ramos. Maraming salamat, Kenneth, sa napakagandang comment mo sa aking isang video sa aking channel. Sobrang na-appreciate ko yan. Salamat sa suporta. So, simulan na natin. Start na tayo. Turuan ko na kayo kung paano mag-install ng isang PTZ CCTV camera. Start! So, start na tayo. Ito po, guys, ang nabili kong CCTV camera sa Lazada. 1365, kung di ako nagkakamali. Search nyo lang doon, PTZ CCTV camera, indoor-outdoor. And hanapin nyo lang itong ganitong itsura ng box. So, pag binuksan natin yan, yan. Open. Yan po ang mga laman niya. Isa-isa. So, ayos na ayos yan. Kay quality yung plastic niya para sa kanyang presyo. So, ayan. Isa-isahin natin ang laman sa loob ng box. Yan yung mga accessories niya. Ito yung mga tornilyo. Ayan yung adapter. Ito yung dalawang antena. And of course, last, yung CCTV mismo. Yan. So, pag bumili kayo ng CCTV sa Lazada, ito dapat ang laman niya. Yung screw, itong cover sa connection para hindi mapasukan ng tubig, yung adapter. And then, itong antena at saka mismo yung CCTV. Make sure na yan yung laman. Baka mamaya pagbukas nyo, wala yung CCTV. So, next, punta naman tayo sa ports ng CCTV. So, first, yung sa power. Yan, dyan yung i-coconnect yung adapter ng CCTV, of course, para gumana yung CCTV natin. So, just in case malayo sa saksakan yung CCTV nyo, I highly recommend, pwede kayo bumili ng power cable para dyan. May nabibili niyan, search nyo lang sa Lazada. Power cable for CCTV. Pero maximum of 10 meters lang, kasi pag lagpas na ng 10 meters, magkakaroon na ng power shortage dyan sa CCTV nyo. So, hindi na siya mag-work properly. So, next. Ang next, ito. Ito yung LAN port. So, pwede kayo gumamit ng Cat 5, Cat 6, Cat 7, or Cat 8 na LAN port. Pero ako, kung may pera naman kayo, I highly recommend just use a Cat 7 or Cat 8 para mas mabilis yung pag-transfer ng internet or para mas mabilis yung speed. So, next. Ayan naman yung reset button. If gusto mo i-factory reset yung CCTV nyo, i-press and hold nyo lang ito ng 1 to 5 seconds para mabura yung settings na ginawa mo or in-edit mo dyan sa may CCTV. Alright. So, let's go sa next step. So, next, of course, yung antenna. Ayan. So, kailangan nyo syempre ikabit yung antenna para makakuha ka ng signal dun sa Wi-Fi device mo. So, ayan, kabit natin. So, reminder lang, guys, pag kinabit mo ito, huwag masyadong mahigpit. Dahan-dahan lang yung pag-connect niyan dyan. Kasi medyo malambot yan. Pag napasobra ka ng din dyan, masisira siya kagad. So, basta maidikit mo lang, pag medyo piling mo na lock na siya, okay na yun. Huwag masyadong persahin. Yan. Okay, perfect. Yan, ganyan lang siya dapat. Di siya masyadong pinupersa. Tapos, pwede mo siyang iliko. Yan, kaganyan mo siya. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mismong harapan ng CCTV. So, tinanggal ko muna yung antena. Baka kasi maputol. So, ayan. Ayan ang mukha. Ayan yung front face ng CCTV. Pasensya na kayo, medyo may kalabuan yung video natin.
So, meron siyang speaker, meron din siyang mic, meron din siyang sensor, meron din siyang night vision. So, kagandahan dyan, panakakabit na yung CCTV na yan, naririnig mo yung mga nagsasalita dun sa may malapit sa CCTV. And pwede ka rin magsalita dyan sa CCTV na yan kasi may mic yan at saka may speaker din. And may ano yan, may night vision. So, kahit madilim, talaga makikita mo pa rin malinaw. Napakalinaw ng CCTV na yan. Makita ko sa inyo. Yan. Sa gilid. Yung gilid niya. Okay. So, sa bad ng likod niyan, meron niyang barcode. Kasi yung barcode na yun yung i-coconnect mo sa application para makakonnect ka dyan sa may CCTV na yan mismo. So, dapat yung barcode na yun, hindi yun makuha ng iba. Kasi pag nakuha ng iba, pwede nila ma-access yung CCTV mo. Pero by the way, may password naman yun. Huwag lang nila mahulaan yung password. Yan, sa likod nyan. Yan, hindi ko na lang i-zoom yung camera kasi makikita nyo yung, ano, yung code. Yun yung code nyo sa likod. So, bawat CCTV, kunyari meron kang apat na ganyan. Bawat CCTV, may kanya-kanyang ID yan. Ayan. So, sa application nila, i-add mo isa-isa yung ID na yan para ma-view mo. So, nakapag-install na ako ng CCTV. Halos apat na CCTV na yung na-install ko. So, let's go to the next video. So, ayan. Ganyan mismo yung hitsura nito kapag nakakabit na yung dalawang antena niya. So, hindi ko na nilagay o binidyohan kung paano ikakabit yung tornillo. Basic lang naman yun. Magbutas lang kayo sa dingding, lagay nyo ng tox, and then ikabit nyo yung tatlong tornillo niya. And then, kailangan nyo rin mag-download ng application. So, wait lang. Ipakita ko sa inyo kung anong application yung kailangan nyo i-download dyan. So, guys, this is the application that you need to download on your mobile so that you can view your CCTV on your phone. So, before that, review muna tayo. So, first, all you got to do, of course, sa CCTV mo, connect mo muna yung antenna. Pagka-connect mo ng antenna, dahan-dahan lang, huwag mo pwersahin. And then, after that, you have to connect as well the adapter. Tinuro ko naman na kanina na yung adapter port. Connect mo lang doon. And then, isaksak mo na siya sa power outlet. And then, after that, you have to download na this application, which is V380 Pro. Okay? So, this application, ito yung gagamitin mo para i-connect mo yung CCTV mo sa Wi-Fi. It's either kung LAN man siya or LAN man siya or a Wi-Fi connection. Sa application na ito, dito mo makikita yung mga na-record. Dito mo maririnig yung mga nag-uusap. Dito mo ma-turn on, turn off yung light. Dito mo mapapagalaw yung ng 360 yung PTZ CCTV camera mo. Kumbaga, ito yung pinaka-control mo sa PTZ mo. Okay, so I will be creating a separate video for this application, guys. And thank you so much for watching my video. And please don't forget to subscribe. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta. Kung may tanong kayo, guys, mag-comment lang kayo. Handa akong sagutin lahat ng mga tanong nyo. Maraming salamat sa inyo, guys.